Nag-preventive suspension po ang ombudsman kay Mayor okay. Alice Go for graft case na final po ng DILG. May we just get your reaction? Do you think na mas magiging maayos yung investigasyon, mas nadali lalabas yung katotohanan now that she's on preventive suspension, sir? Si Alice Go ay hinutusang suspindihin bilang alkalde ng bayan ng Bamba ng Tarlac ng Office of the Ombudsman. Sa isang utos na may petsang 31 ng Mayo, sinabi ni Ombudsman Samuel Martinez na mayroong sapat na batayan para maiwasang masuspinde si Guo at dalawang iba pang opisyal ng bayan na isinasaalang-alang na mayroong matibay na ebidensya na nagpapakita ng kanilang pagkakasala. Si Mayor Guo, Municipal Business Permits and Licensing Office Officer Edwin Ocampo, at Municipal Legal Officer Aden Sigua ay isinailalim sa preventive suspension ng walang bayad habang nakabinbin ang resolusyon ng investigasyon laban sa kanila. Ngunit hindi dapat lumampas sa 6 na buwan ang kanilang pagkakasuspinde, ayon sa Ombudsman. Ang mga kopya ng utos na nagbigay ng panawagan ng Department of the Interior and Local Government, DILG, na suspindihin si Guo at iba pang opisyal ng munisipyo, ay inilabas sa media noong Lunes 3 ng Hunyo. Patong-patong na mga reklamong inihain ni Interior Undersecretary Victor Juan Yaman sa Ombudsman. Kaugnayan ng pagkakasangkot ng alkalde sa questionable operasyon ng Pogo sa Bamban. Mga reklamong grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of service ang inihain ni Llamas. Dawit din sa reklamo at suspension order ang business permit and licensing officer na si Edwin Ocampo at ang municipal legal officer na si Aden Sugia. Para kay Senator Risa Ontiveros, nararapat lang ang suspension kay Mayor Guo. Hindi raw kasi maikakaila ang koneksyon ng alkalde sa illegal na operasyon ng Pogo Company sa Bamban na iniuugnay rin sa human trafficking at serious illegal detention. Wala pang pahayag ang company Mayor Guo sa suspension. Nag-preventive suspension po ang ombudsman kay Mayor Alice Go for graft case na final po ng DILG. May we just get your reaction? Do you think na mas magiging ayos yung investigasyon, mas nadali lalabas yung katotohanan now that she's on preventive suspension, sir? Well, una sa lahat, we laud the efforts no ng DILG and even our ombudsman. But again, we call on our government agencies to step up their game kasi to begin with, di ba, hindi na dapat nangyari ito. To begin with, even us here in Congress, we have been calling for the banning of POGOs. We have been I sound like a broken record for the past 6-7 years na asking the government agencies to look into this. Ang NEDA nagsalita na 0.03% ng GDP, etc. Ang DFA, ang DOF no nagsalita 50 billion na hindi nababayaran ang taxes, and that's just in 2020 alone. So it far outweighs the benefits that we are getting no from this POGO operations, and ayan na nga pumapasok na pati sa local government units. Imagine we had this situation right now, and I hope na we get to the bottom of this because this is not a regular issue na nagkamali yung isang local government unit o dereliction of her duties na hindi bantayan yung kanyang jurisdiction. So this is also a call, and it gives a strong signal to local government units to look into their jurisdictions na masabi natin na talagang ikaw ay tunay na lingkod bayan at ikaw ay hindi traidor dun sa sinumpa mong tungkulin na protektahan ang taong bayan in your areas. Naglabas ng official statement ang opisina ni Bamban Mayor Alice Guo sa kanyang Facebook page tungkol sa nasabing suspension order mula sa Ombudsman. Mga minamahal kong kababayan sa Bamban. Ngayong araw na ito, nakatanggap po ako ng isang order mula sa Ombudsman na naglalayong isuspinde ako ng 6 na buwan. Ako po ay sumasang-ayon sa proses ng batas at tinatanggap ang pasya ng Ombudsman pero ay lalaban ko ang aking kaso. Nais ko rin pong iparating na wala akong kasalanan at tapat akong nagsisilbi sa ating bayan at mamamayan. Naniniwala ako na ito ay pagkakataon upang linawin ang mga paratang laban sa akin. Ako ay handang makipagtulungan sa mga kinauukulan upang masiguro ang katotohanan at hustisya. Malugod kong pinasasalamatan ang inyong walang sawang suporta, pagmamahal, at mga dasal sa panahong it ng pagsubok. Ang inyong pagmamalasakit ay nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang ngayon at ang bukas.
Napakalungkot po ng aking nararamdaman dahil na rin sa mga hindi totoo at masasakit na paratang. Parang nauna nang may hatol sa akin bago pa man ako marinig. Ito ay isang paglabag sa aking karapatan bilang isang tao at bilang isang pinunong hinirang ng inyong boto. Gayunpaman, hindi ako susuko at patuloy kong ipagtatanggol ang aking integridad at pagkatao. Ako ay titindig para sa katarungan at para sa mga taong maaaring mawalan din ng kanilang mga karapatan. Magsasalita ako upang mailabas ang katotohanan. Patuloy akong mananalangin na ang kabutihan ay mananaig laban sa kasamaan. Nais kong ipaabot sa inyo na hindi ako magsasawang maglingkod sa ino sa lahat ng oras, lalo na sa mga nangangailangan. Nandito pa rin ako, handang tumulong, para sa lahat ng kabataan ng Bamban, sa lahat ng mga matatanda, kalalakihan, kababaihan maging LGBTQ man, para sa lahat ng inaapi, mahihina, nawawala ng pag-asa, sa lahat ng mga vulnerable at disadvantaged, sa mga negosyante, guro, mag-aaral, toda, religious groups, farmers group, mga katutubo, tatay, nanay, ate, kuya, at sa lahat ng mga kabamban. Umpisa pa lamang po ito. Hindi ko kayo iwan. Dahil sa inyong suporta at pagmamahal, patuloy akong lalaban. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Lubos na gumagalang, Mayor Alice Guo.